US nag-deploy ng mga misail na kayang wasakin ang depensa ng China, kinumpirma ng US Army official noong Biyernes. Hi, mayong adlaw. Magandang araw po sa inyong lahat. This is Polo Adventure 07. Lubos po ang aking pasasalamat sa inyong suporta at sa walang sawa ninyong panonood sa lahat ng video ko. Para sa baguhan ng channel ko, sana huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin po ang notification bell upang updated po kayo sa lahat ng video ko. Pagpatuloy na po natin. Alam ko na ang salitang Timog, Silangang Asya o West Philippine Sea ay minsan nakakasawa ng pakinggan. Pero sana inyong maunawaan na kahit ito ay matatawag na pabalik-balik o paulit-ulit, ngunit kinakailangan din natin ng mga panibagong kaganapan sa naturang karagatan. At hindi ito nangangahulugan na ako'y titigil na dahil andyan kayo na handa akong pakinggan at suportahan. Habang tumataas at mas lalong umiinit ang tensyon sa Timog Silangang Asya, kinumpirma ng isang US Army official upang bigyang diin ang publikong komento tungkol sa kahalagahan ng pag-deploy ng bagong sistema ng mga armas na may kakayahang sirain o wasakin ang depensa ng China upang bigyang seguridad ang Indo-Pacific. Nag-deploy kami ng mga mid-range missile na kayang lunurin ang mga barko, pahayag ng Army Chief of Staff General James McConville sa isang talakayan na ginanap sa Washington-based Strategic and International Studies. Sa tingin namin, iyan ay napakahalagang bagay o kagamitan upang magamit namin sa tinatawag na anti-access na mga lugar kung kinakailangan, na kung saan ang naturang estratehiya ay tumutukoy sa A2/AD para maiksi at hindi gaanong halata. At binanggit din ni General McConville ang tungkol sa long-range missile tulad ng hypersonic missile upang magamit sa tactical fires with extended range para sa mga lugar na kinakailangang pagagamitan. Kinumpirma din ni General McConville ang resulta ng missile test na kanilang isinasagawa. Tagumpay ito at ang naturang missile ay matatawag na America's Fastest Long-Range Weapons. Binanggit ng mga eksperto na ang pag-deploy ng mga missile na ito ay upang labanan ang A2/AD, isang diskarte o paraan ng Beijing na gamitin sa Timog Silangang Asya. Sa naturang diskarte, pinagsama ang mga barko, missiles at sensor upang panatilihin ang depensa ng kanilang panig mula sa paparating na hamon. Kung magsasagawa ang People's Liberation Army ng isang operasyon na pasukin ang Taiwan halimbawa lamang, ang mga pangunahing isla sa tinatawag na island chain ay ang Japan, Taiwan, Northern Philippines at Malay Peninsula ay magiging strategic line of defense for China. Ang tinatawag na A2/AD ng China at Russia ay dinisenyo upang gawing komplikado ang projeksyon ng US at sa mga malalapit na kaalyadong bansa. Pahayag ito ni Tom Caraco, isang senior ng CSI. At dagdag niya pang sinabi na mahalaga sa bansang US at sa mga kaalyadong bansa na ipagpatuloy ang taktikal na estratehiya upang kontrahin ang naturang programa. Ang mga iskalar na si Stephen Bedell at Evan Ulrich ay nakita ang sitwasyon ng A2/AD sa artikulo ng 2016 Journal International Security. Maraming analyst ang nag-alala sa bumubuting Chinese missiles, sensors, guidance at iba pang teknolohiya na kung saan maari nitong tapatan ang US military. Maari nilang harangan ang pagpasok sa bahagi ng Western Pacific na kung saan matagal na nila itong kinokontrol.
Sa bagong panahon ngayon, ang Estados Unidos ay nagkaroon ng isang impluwensya sa maraming kaalyadong bansa. Ngunit ang China ay nanatili ang impluwensya sa sarili nitong bansa. Pahayag din ni General McConville na ang seguridad ng isang lugar ay nakasalalay sa malakas na pakikipagtulungan at pakikisama ng Estados Unidos sa kaalyadong bansa tulad ng Australia, South Korea, Philippines, Thailand at iba pa. Siya ay sabik din para sa higit pang mga alyansa at umaasa na makabuo ng pakikipagtulungan sa bansang India. At kanya rin sinabi na una kami, alam mo, Pacific Command, at ngayon, ito ay talagang Indo-Pacific Command. Yan ay sumasalamin kung gaano kayo kahalaga sa amin. To all my friends and subscribers sa ibang bansa, alam ko na marami kayong nanonood dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao. And shout out also to Jeffrey and Mercy Labuca, Mike Malmagzalay, Rachiro's Kitchen, AJC Siblings, Jason Habon and Jerswin Asturias. Maraming salamat po talaga sa inyong suporta at sa walang sawa ninyong panonood sa lahat ng video ko. God bless everyone. God bless Philippines. Kapit lang, kaya natin to. Maari pa po kayong manood. Salamat po. Exercise King Sword 2017.